Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin para sa Pilipino 2, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik, ito ay batay sa paksang tekstong profesional. Ano nga ba ang tekstong profesional? Bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang mga teksto tungkol sa mga profesyon? Meron tayong papanooring video na patungkol sa isang teksto. Alamin natin kung bakit nga ba ito nabibilang sa tekstong profesional. Tunghayan natin ang video. Three, two, one. Ang tekstong profesional. Ano nga ba ang tekstong profesional? Tekstong profesional ay ang mga teksto na nagdaan sa mabalasik na pagre-research at ito ay para sa mga taong may gustong pag-aralan ng mga bagay na makakatulong upang kanilang malaman ang mga bagay na mga patunay o pinapatunayan ng mga akda. Halimbawa, mga kaalaman tungkol sa HIV o AIDS. Ang AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome ay isang nakamamatay na sakit, dulot o bunga ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Sintomas. Pangalawa, pag-ubo at paglagnat. Pangatlo, pagiging madaling mapagod kahit wala namang ginawa. Pang-apat, ang pagbaba ng timbang o pangangayayat. Panglima, mga sugat o sakit sa balat na hindi gumagaling. At pang-anim, pagtatae. Paghawak. Una, pakikipagtalik ng walang proteksyon sa isang taong may HIV o AIDS. Pangalawa, sa pagsasali ng nakontamin ng dugo.
pangatlo, sa paghiram ng hiringgilyang ginamit ng taong may AIDS or HIV. Pang-apat, paggamit ng mga hindi malinis na karayom na ginamit sa pagtatattoo or body piercing. Pang-lima, inanang may HIV o AIDS sa isang sanggol sa kapanahunan ng pagdadalang tao, panganganak at pagpapasuso. Pag-iwas. Una, abstinensya o pagpipigil at pagtangki. Pangalawa, be faithful o isa lang ang katali. Correct condom use. Pang-apat, droga iwasan. Pang-lima, early diagnosis ang treatment o maagang pagpapatingin at pagpapagamot sa doktor o pagamutan. Okay, batay sa ating napakinggan. Tungkol saan nga ba ang ating napanood na teksto o video? Tama, ito ay batay sa pagkakaroon ng HIV o AIDS. Dito ay inilahad o tinalakay ang mga sintomas para masabi ng isang tao ay merong HIV or AIDS. At isa pa, ang mga dapat gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng HIV o AIDS. Batay sa ating napanood, ito ay nabibilang sa tekstong profesional. Ano ba ang gustong patunayan? Okay, batay nga sa sinabing tekstong profesional ay mula sa salitang profesyon. Ang tekstong profesional ay mabalasik na pananaliksik na gustong pag-aralan batay sa patunay o nais patunayan na bagay o paksa. Kung ating aalamin kung ano nga ba yung pinag-ugatan, kung ating pag-aaralan yung punot dulo ng pagkakaroon ng HIV o AIDS, ay malalaman natin kung bakit ito nakakahawa at ano nga ba yung dapat nating gawin para hindi tayo mahawa. Ayan, marami na kayong alam or kaalaman tungkol sa tekstong profesional. Talakayin na natin. Ano nga ba ang tekstong profesional? Ang tekstong ito ay sinulat ng mga taong profesional na mahusay sa kanilang larangan. Ang paksa ay hindi maligoy. Komprehensibo ang pagkakalahad, maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya, mayaman sa impormasyon at sadyang detalyado. Kapag sinabi nating tekstong profesional, ito ay isang paraan ng pagsulat ng isang profesional na manunulat hinggil sa kanyang pinaka-natatangi or pinaka-espesyalisadong profesyon. Halimbawa, kung ang isang professional ay isang guro, susulat siya ng mga aklat tungkol sa kurikulum, tungkol sa kanyang asignatura, tungkol sa kanyang karanasan, sa kanyang pagtuturo. At dahil dito, nagiging komprehensibo at detalyado at malinaw ang kanyang paglalahad sa kanyang aklat or sinulat na aklat. Bunga ito ng masusing pananaliksik at ito ay maiugnay sa mga naging karanasan ng isang tao o kung kaya naman
ay isang tiyak na sitwasyon sa impormasyon at sadyang detalyado. Kung mapapansin natin, ito ay masusing pananaliksik. Bakit masusi? Kasi kinakailangang magsaliksik ng mabuti, kailangang wasto o tama ang mga impormasyon bago ito isulat, bago ito isa konteksto sa isang aklat. Ayan, dapat din ay batay sa karanasan para talagang naranasan ng manunulat ay totoo talaga at paktsual ng impormasyon ng kanyang ilalahad o isasalisay sa kanyang isusulat na aklat. Ang tekstong professional ay yaong mga teksto na nagdaan sa mabalasik na pagre-research at ito ay para sa mga taong ang gustong pag-aralan ay yaong mga bagay. Bagay na makatutulong upang maging malawak ang kanilang kaalaman. Kanina binanggit ko, kapag sinabi nating mabalasik na pagre-research ay masusi. Ito ay talagang nangangailangan ng sapat na panahon o oras. At syempre, makatutulong lamang kung malawak ang kaalaman ng isang profesional batay sa kanyang espesyalisado o natatanging profesyon. Gaya ng mga abogasya at medisina, dahil dito ay nakatutulong upang kanilang malaman ang mga bagay na mga patunay o pinatutunayan ng mga akda. Halimbawa na lamang yung mga abogado, yung mga doktor, ayan marami silang alam o kaalaman hinggil sa kanilang profesyon, hinggil sa kanilang trabaho o masabi natin yung kanilang dedikasyon sa trabaho. Kaya marami silang alam, marami silang maisusulat batay sa kanilang karanasan. Ang halimbawa nito ay ang mga kulubot. Basahin natin at unawain ang teksto. Alam nyo ba na ang pinakamadaling paraan kung paano makikilala ang edad ng tao ay sa pamamagitan ng kanyang mukha at ng kanilang balat? Habang nagkakaedad ang tao, ang lahat ng panahong kanilang inilagi sa ilalim ng init ng araw, sa mga tanning salon at paninigarilyo ay magkakaroon ng epekto sa kanila. Ang resulta, ang pangulubot ng kanilang mukha at balat. May tatlong layers ang balat ng tao. Epidermis, ito yung nakikita ng tao sa atin. Ang panlabas na bahagi ng balat. Ang dermis, ang gitnang layer. At ang pinakaloob na layer, ang subcutaneous layer. Ang tatlong ito ay sama-samang nagtatrabaho upang mapanatili ang magandang kondisyon ng balat. Ngunit sa pagdaan o pagdaraan ng panahon, ang collagen at elastin ay unti-unti ring nawawala sa dermis. Kaya ang balat ay nagiging manipis at nagkakaroon ng problema upang makakuha ng moisture ang epidermis. Samantala, ang taba or pat na nasa subcutaneous layer na tumutulong magbigay ng malusog na itsura o plump sa balat ay nawawala rin. Kaya ang epidermis ay unti-unting bumabagsak or sag at ang kulubot ay nagsisimulang lumitaw. Walang katiyakan sa edad na 40 ay lumalabas ang kulubot. May mga tao na nasa edad 50 or 50s or 60 o 60s ngunit walang masyadong kulubot o wala talagang kulubot dahil sa kanilang genes at ito'y nasasalamin sa pamilya na matagal mangulubot ang balat. Marahil ay inaalagaan nila ang kanilang balat sa matagal na panahon o kaya'y marami silang sebum, ang natural na langis o oil ng balat. Yung iba'y dahil sa 20 pa lang ay may mga kulubot na balat sa palibot ng mata. Tinatawag na crow's feet dahil sa paglalagi sa init ng araw. Ang kulubot ay kakibat ng pagtanda. Isa itong natural na pangyayari sa buhay ng tao. Lamang, maaari nating itong magawa para makaiwas sa kulubot. Mga tanong na dapat nating sagutin.
Una, tungkol saan ang binasang teksto? Tama, ang binasang teksto ay tungkol sa pagkulubot ng balat ng tao. Ikalawa, ano-ano ang mga bahagi ng balat ng tao? Meron tayong tatlong bahagi ng balat ng tao o tatlong layer na balat ng tao. Tama, una, ang epidermis. Ikalawa, ang dermis. At ang ikatlo, ang subcutaneous layer. Ikatlo, iambing ang pagkakaiba ng mga bahagi ng balat. Una, ang epidermis, ito ang pinakapanlabas na bahagi ng balat. Ikalawa, ang dermis, ito yung pinakagitnang bahagi ng balat. At ikatlo, ang subcutaneous layer, ito yung pinakailalim na balat ng tao. Ito yung pinakailalim na balat na bahagi ng balat ng tao. Ikaapat, ano ang pagkakaiba ng balat na malusog at hindi? Siyempre, ang balat ng taong malusog ay hindi kulubot. Hindi katulad ng taong hindi malusog ang balat, ito'y nangungulubot. Ikalima, ano ang maaaring gawin upang di mangulubot ang balat? Tama, batay sa ating tinalakay, huwag tayong magpainit sa sobrang init na sikat ng araw o huwag tayong magpaaraw, huwag tayong gumamit ng mga lotion pero magpapainit tayo. At syempre, uminom tayo, kumain tayo sa tamang oras. At di hindi naman, iwasan natin ang paninigarilyo. Ika-anim, anong uri ng istruktura ng tekstong informative ang binasang teksto? Ipaliwanag. Tama, ito ay batay sa sanhi at bunga. Dahil ipinakita ang mga sanhi kung bakit nangungulubot ang balat ng isang tao at ipinakita rin at inilahad ang bunga kung bakit nga ba nangungulubot ang tao. Pwede rin naman itong problema at solusyon. Ang problema, yung maagang pagkulubot ng balat ng isang tao at ang solusyon para makaiwas kung paano tayo o paano nga ba hindi mangungulubot ang balat ng isang tao. At para sa inyong individual na gawain, pipili kayo ng isang natatanging paksa sa pinapangarap niyong profesyon. Ikalawa, sumulat ng isang tekstong profesyonal na batay sa profesyon na nais niyong maging profesyon balang araw. At ikatlo, binubuo ng tatlong talataan. May panimula o introduction, may katawan o gitna na nandito yung pinaka-impormasyon o nilalaman, at syempre ang konklusyon ang pagwawakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika, paalam!